masarap yung kahoy, guys. Di ko alam kung anong klaseng kahoy ito. Ang ginawa ko, guys, dahil malapad to, subukan kong gumawa na buo na yung hindi na ilalagay yung handle niya. Tapos yung gamit ko, guys, itong lagari na sobrang mapurol na siya. Kahapon ko pa ito sinimulang lagariin, kaso hanggang dito pa lang ako. Kaya ang gagawin ko ngayon, guys, gagamitin ko siya ng drill. Tapos drill bit ko number 13. So bubutasan ko lang siya ng bubutasan simula dito hanggat sa matapos ko yung buong buwan. Nandito pala ako ngayon, guys, sa paaralan namin, no? Ito yung school namin. So ito, guys, ito yung bodega or stock room. Yung kahoy na to ay galing ko sa bansuhan. Dinala ko lang dito dahil hindi ako magagawa sa bahay. Ito, stock room lang to, guys. Puros gulo tingnan. So lilinisan ko to bukas. Pero unahin ko muna itong butasan. Natapos ko na siyang butasan. So lalagariin na lang yan mamaya. Pahinga muna ako saglit kasi nakakapagod din. Nilaluan ko ng nilagyan ko ng oil yung pagbubutas ko para lumambot yung kahoy. Matikas kasi yung kahoy. So dito tinatay kong sinukat yung trigger ko. Parang ganun siya. Problema lang, bala ko sanang lagyan ng trigger guard na. Kaso baka mahirapan ako sa paggawa niya. Kaya pag-isipan ko pang mabuti kung itutuloy ko ba tong mga butas hanggang dito. Or dito ako dadaan para magkaroon ako ng trigger guard. O kaya pwede rin mag-trigger guard ako ng stainless na lang. Diretso ko na lang dito, stainless. Sana matapos ko itong araw. Mahaba to, guys. 120 cm hanggang dito. Tapos yung sukat niya hanggang dito. Pinaglagay ko sa may paglagyan ng butas ng guma dito. 120. Isang guma lang siguro ilalagay ko nito, guys, pero lagyan ko ng dalawang butas para sakali. Mga kalahating metros pa lang yung nalalagari ko. Sobrang pagod kasi, mapurol yung lagari. Nakastock na kasi itong lagari dito sa school. Personal ko po itong gamit, dinala ko dito sa school. Gunit na din. Medyo nakakapagod talaga, eh. Ito po, na tanggal ko na siya sa kahoy niya. Parang mukhang pana na siya. So itak na lang ang gagamitin nito at saka grinder. Dito ito yung gagamitin ko sa butas dito siguro, tsaka pwede yung dalawang guma to kasi mahaba siya. Hindi ko lang kaya kung alam ko ba to or kung kaya ko bang kontrolin yung recoil nito pag dalawang guma. So dito yung sa trigger niya, may trigger guard na. Ganun siguro yung tsura. So, subukan kong butasan yun sa trigger kung kaya ko ba yung gawin. Pero unahin ko muna tong butas dito pati dun sa
sa goma. Tsaka sa bahay ko nalang titirahin yung butas para sa freezer. Tapos yung kanal para sa shop. Inuwi ko na sa bahay yung kahoy, guys. Yung pana. So, nilagyan ko ng ito na siya, guys. Nabutasan ko na yung sa trigger up trigger guard. Tapos sinubukan kong lagyan na ng kanal kasi meron na din naman akong butas dito para sa guma. Pag malagay, tapos lagay itong kanal, guys, saka ko na siya pormahin ayon sa design na gusto ko. So sa paggawa ng kanal, guys, ito lang yung ginagamit ko. Nilagyan ko ng hiwa, tapos ginagamitan ko nito. Ito yung kinikiskis ko para magkaroon ng kanal. Matagal na proseso dahil wala naman ako router na magamit, kaya ito lang yung ginagawa ko. Ito hanggat sa mapasok ka ng sakto. Ngayon, guys. Nilagay niya dito sa isang sako, kaya karton lang ba? Dito sa gilid. Nalagyan ko na ng butas yung para sa trigger at saka may kanal na din siya. May butas na din para sa guma. So ang gagawin ko na lang, guys, ay nang pupormahin na siyang pana, no, gamit itong grinder at saka kuan flap disc ito. So para mas madali siyang matapos, pangit kasi pag sundang or itak. Ito nangyari, oh, initak ko, liki bitak. So yung trigger mechanism niya, no. Ito po yung solid po ito, wala itong maliit lang yung flapper niya, pero naglalak yung flapper. Alam ko naman matatanggal ito pag malaki yung sayo. Papalitan ko na lang ito, yung medyo mahaba hanggang dito siguro. So hindi ko pa yata ito magagawa ngayon, ha? Okay, may guma na ako. Hindi ko lang alam kung okay ba yung guma na yan or ito. Tingin ko hindi kasi abot yung guma na ito, ang eksi. Ang eksi ng guma, so hindi ko alam. Yung isa, 14 na yung isa. Ito, guys, tapos ko na po siyang gawin. Yung 120 cm ko na spare gun. So nakahanda na po yung shop niya. Ito yung shop po. Yung
seam or flapper niya, medyo maliit lang po siya. Pero naglalak po to dito sa dulo. Hindi siya bumabalik. Pero malambot siya, no. Papalitan ko to ng medyo mahaba, guys, dahil posible na kung malaking isda yung matamaan. So may chance na matanggal siya, no? Matanggal. Tapos, guys, ito na po yung kalabasan na pinagtiyagaan ko. So 120 cm, guys. Medyo mahaba, hindi pa ako nakasubok nito. Nasanay ako kasi sa 70 to 80 lang na spare gun. Tapos nung nakakita ako ng malaking isda, medyo malayo sa akin, hindi ko kayang lapitan. Pero naisip ko na kung mahaba yung spare gun na gamit ko, baka kaya kong tirahin yon at may chance ang tamaan. Di guys, ang maliit na spare gun, guys. Maiksi lang kasi yung aabutin ng shop natin. So dito medyo mahaba lang ng konti, talagang pang de-dive to, guys. So kulang na lang, guys, yung guma. May guma na ako, guys, no? Hindi ko lang alam kung susundin ko ang standard ng sukat ng guma. Yung tinatawag nila na sukatin yung band hole hanggang sa shark spin. Tapos times 2 divide 3.5, tapos yun na yung sukat ng guma. So ito yung guma ko, guys. 16 mm regular ID. So hindi ko pa siya pinutol, baka hindi ko kayanin pag standard yung sukat. Ito 14 mm, parang kaya kong hilain yan. So bahala na, guys. So sunod ko na to gagawin ng susunod ko na to, tutuposin kung kaya na. Okay, ito pala yung maganda kong asawa, guys. So,